Ayan, no, natatanggal yung mga nakasabit. So, maganda din siya. Pwede mo siyang dalhin anywhere. Hi, everyone! Welcome back to my channel! So, nagbabalik si Mommy Nins. And for today's video, ipapakita ko sa inyo yung aking top 10 favorite baby products that I never knew I needed. So, samahan niyo kami ni Baby! So, itong top 10 favorite baby products ko is not in order. And let's start with the smaller items. So, the first item is the Haka Silicone Pump. Very useful ito for breastfeeding moms kasi while nagna-nurse tayo sa kabilang breast, kinakatch niya na yung letdown sa kabilang breast. So, makakasave tayo ng milk at the same time, hindi na kumakalat yung milk sa mga damit natin. The second item is the UV body. Inisip na bibili ako ng ganong sterilizer kasi meron naman tayong mga traditional steam sterilizer. Pero very useful siya kasi meron siyang drying function. So after hugasan ng mga bote, ilalagay lang siya doon, iiwanan, ready to use na siya kasi tuyo na agad and then na-sterilize na. So yung Haka and yung UV body, nabanggit ko siya sa earlier video ko na breastfeeding essentials. The next item is the Tiny Remedies After Bites Natural Soothing Gel. So, kabibili ko lang nito kasi si Baby, nagkaroon siya ng scratches sa ulo niya and sa face niya. Kasi minsan hindi matalim yung kuko ni Baby, no? So, ito yung nahanap ko na magandang ipahit para mas mabilis matuyo yung sugat. Next, we have the Tiny Buds Rice Baby Powder. So again, hindi ko in-expect na bibili ako ng powder. Pero this is very nice kasi it's made from natural rice grains, tama ba? And it's 100% talc-free. So saan ko to ginagamit? Kasi si Baby, meron siya yung mga lines sa arms niya tsaka sa legs niya. So madalas nagkikis-kisan yun and namumula. So ito yung nilalagay ko after niya maligo. Okay, so let's move to the bigger items. Yan. This one is a diaper changing pad. So, di ba normally pinapalitan lang natin si Baby sa crib or sa bed, pero may nagregalo kasi sa amin ng diaper changing table. And ito talaga very useful kasi after ko paliguan si Baby or minsan pinupunasan ko siya, dito ko na siya nilalagay. Item is a toy. It's the Fisher-Price Musical Activity Gym. So, ito yung box niya. Papakita ko sa inyo yung itsura niya. Ganito siya. So, what's nice about this toy is pwede siya newborn up. And, natatanggal to. I'll show you ah. And, natatanggal tong mga nakasabit. So, pwede mo din siyang dalhin anywhere. Item is called the Snuggle Nest. So, ang gamit nito is pag binuksan mo siya, pwede siyang higaan ni Baby. I'll show you some pictures kung paano namin siya ginagamit. This to co-sleep kasi syempre pag newborn nakakatakot na kasama sa higaan si Baby. So at least pag nakalagay siya dito, alam mong mas safe siya. And then after, pag masanay na tayong katabi si Baby, nadadala namin siya for travel. So pwede din siyang higaan niya pag lumalabas kami. Tapos, ang maganda pa dito, meron siyang light. Ayan. Tapos meron din siyang music. So dalawang klase, meron yung parang heartbeat ng mom, parang nasa loob pa rin siya ng womb. At saka meron siya yung lullaby. The next item is the Borny Stroller Liner. Ayan. Dito is kasha siya sa most strollers.
And mas tumatagal si baby sa stroller kasi very comfortable siya and may support siya sa head. So maraming colors to, pinili namin yung unisex. The next item is this Mama Y ring sling. So, hindi ko din in-expect na kailangan ko nito, pero very useful siya, newborn and up. Ano to, parang form of carrier. I'll show you some photos kung saan siya ginagamit. Pero, at first nahirapan ako gamitin, pero over time, pag nasanay ka na, ang sarap niyang gamitin. Unang-una kasi kasya siya sa bag, ang dali niyang dalhin. And then, si baby very comfortable. Talagang nakakatulog siya pagkagamit namin ito. So, aside from the Mama Y ring sling, meron din kami nitong iAngel hip seat carrier. So, ano ba yung pinakaiba? Yung Mama Y kasi pwede siya newborn up. Ito is 3 to 36 months. So, 4 months na si baby and sinimula namin siyang gamitin. And promise, sobrang dali niyang gamitin. Lalo na pag wala kang dalang stroller. So, ganito yung itsura niya. Very compact siya. Pwede siyang bitbitin. And pati si daddy nagagamit niya. Zoom in ko lang. So, ganyan. Ganyan yung itsura paggamit siya. Mas gusto namin yung Mama Y na ring sling at saka yung iAngel na hip seat carrier compared dito sa Kiko na to na ultra soft infant carrier. Advice lang if bibili kayo, make sure komportable si baby, safe sa kanya, and kayo din, komportable din sa inyo. So, if you have questions about brands, kung saan binili, and kung magkano, please leave a comment below. And that's it for today, guys. I hope may natutunan na naman kayo. If you like this video, don't forget to click thumbs up. And please subscribe to my channel. Again, this is Mommy Nits. Thanks for watching. Bye!